Ang mga mahilig sa kasaysayan at wannabe Indiana Jones sa buong mundo ay nangangarap na makahanap ng isang bihira at natatanging artifact sa kanilang paglalakbay. At sa totoo lang, maraming tao ang hindi naghahanap at aksidente lamang nakatagpo ng kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga bagay. Mula sa isang sinaunang espada hanggang sa 400,000 taon na martilyo, narito ang 10 sinaunang artifact na kamakailan lamang natuklasan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Old Sorting Ground. Isang 60 taong gulang na magsasaka na nagngangalang Yi Shuxiang ang naghuhukay sa kanyang lupain sa Chengku County sa China nang matiso niya ang isang lumang espada na walang hawakan. Nang hindi niya inisip ang tungkol dito, inuwi niya ito at ginawang kitchen knife sa loob ng 5 taon. At pagkatapos ito hanggang isang araw, napansin niya na may kakaibang ukit sa espada. At pagkatapos ito, dinala niya ito sa eksperto at dito niya natuklasan na ang nakamamangang espada ay mula sa Qing Dynasty sa pagitan ng 1644 at 1912. Ang espada na ito ay may ukit at ito ay para sa hari. At ang ibig sabihin ng ukit na ito ay berdeng dragon na espada. Buti na lang at natuklasan niya ang mga marka sa talim at nakita ng mga eksperto ang mga marka na ito. At dahil na din 5 taon nang inahasa ni Yi ang talim, ang mga eksperto ay nahirapan na mapetsahan kung kailang eksaktong ginawa ang bagay. Gayunpaman kahit ganito, ito ay nagkakahalaga pa din ng $160,000. Number 9, Thor's Hammer. Hindi natin pinag-uusapan na Mjolnir ang napakalakas at mythic hammer na ginamit ni Thor upang protektahan ang Asgard mula sa Frost Giant. Sa halipang maliit na artifact na ito ay isang Viking amulet na hugis martilyo ni Thor na kung saan nagsimula pa noong ika-10 siglo. Ang mga archaeologists ay nakahanap ng libo-libong mga ito at ito ay tinatawag na Thor's Hammer sa buong mundo ng Vikings. Subalit, palaging pinagtatalunan kung kinakatawan nila ang martilyo ni Thor o iba pa. Ang discovery na ito na kung saan natagpuan sa Kovilev, parte ng Danish Island Lowland, ay tila nasagot na sa wakas kung ang amulet na ito ay ginawang kahawig ng kay Thor o hindi. Gayunpaman ang taong gumawa nito ay hindi marunong magbasa. Kaya nilagyan nila ng scribe rune ang amulet na kung saan nakumpirma na ang maliit na ito ay sa katunayan ay kumakatawan sa martilyo ni Thor. Bibihira lamang talaga makatuklas ng mensahe ng sinaunang mundo. Subalit, nang ginawa nila ito ang mga paghahayag ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Number 8, Pensioner Finds 2,300-year-old Pure Gold Crown Underbed. Ang isang matandang Englishman na ito na nagpasyang manatiling hindi nagpapakilala ay talagang sinuwerte nang muli niyang matuklasan ang minanang kayamanan sa anyo ng isang tunay na Greek gold crown sa loob ng isang karton sa ilalim ng kanyang kama. Minana niya ang kahon sa kanyang lolo at matagal na niya nakita ang korona. Subalit, hindi niya naisip na mayroon itong anumang halaga kaya naman na hindi niya ito pinansin. Gayunpaman isang araw, nag-decide siyang ipatingin ito noong 2017. Laking gulat niya nang sinabi nila sa kanya na ang korona ay higit sa 2,000 taon na ang tanda at nagkakahalaga ito ng $135,000. Ang maiwagang bagay tungkol sa korona ay walang sino man ang may ideya kung saan ito nanggaling o kung paano ito napunta sa kanyang lolo. Gayunpaman may ilan dumi pa din na nakadikit sa korona na umahantong sa mga eksperto na maniwala na ito ay natuklasan kamakailan lamang. Number 7, 1,000-year-old Viking Sword. Ang ilang pagtuklas ay talagang dumarating lamang nang hindi mo inaasahan. Gaya na lang na nakita ni Vladimirson noong 2016 nang pumunta siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa gubat para maghanap ng gansa. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang 1,000 taong gulang na Viking Sword na nakalatag sa buhangin at ganap na nakalantad. Hindi lamang ang espada ang pinakakahanga-hanga. Subalit, dati na din itong pag-aari ng isang kahanga-hangang tao at pagmamay-ari ito ng unang Norseman na tumira ng permanente sa Iceland. Ang mga Viking ay sikat sa kanilang kagustuhan sa paglalakbay at mahusay na labanan at kakaunti lamang ang nananatili sa parehong lugar sa mahabang panahon. Ang isang magandang kwento ay nagsasabi na si Arnarson ay naghagis ng mga kahoy nang lumapag sila sa Iceland at sinabi niya din kung saan ako unang bumaba, dito ko itatayo ang aking bahay. Sa ngayon, ang espada na ito ay nasa pamamahala na ngayon ng Cultural Heritage Agency ng Iceland at inaalam na din kung magkano at kung kailan ba talaga ito ginawa. Number 6, Hammer Found Embedded in Rock.
May ilang mga sinaunang artifact na nagmumungkahi ng mas malaking debate kaysa sa maalamat na London Hammer. Ang martilyo na ito ay natagpuan sa isang maliit na bayan na tinatawag na London na matatagpuan sa Texas, USA na nakadikit sa bato. Subalit, narito ang malaking misteryo. Ang bato kung saan nakaipit ang martilyo ay may gitna 400 milyong taon na ang tanda. Posible ba na ang mga sinaunang tao ay nakagawa ng mga kasangkapan matagal na panahon na nakakalipas? Para maging ganito ang martilyo, malamang siguro matagal na itong ginawa kaya naman tuluyan na itong na-fossilize. Ang martilyo na ito mismo ay talagang napakaluma na kung saan nagsisimula na itong maging uling at mabilis na din itong nadudurog. Ang bagay na ito ay pinaniniwalaan na mahigit 500 milyong taon na ang tanda. At ang isa pang bagay, ang martilyo na ito ay binubuo ng 97% na purong bakal. At nangangahulugan na ang mga taong gumawa nito ay may advance sa technology sa paggawa ng metal para sa kanilang panahon. Maaari bang ang sinauna at advance sa sibilisasyon ay ginawa ito at pagkatapos ay ganap na naglaho? Number 5. Religious Artifact. Si Mr. Williston ng St. John, New Brunswick, Canada ay nakagawa ng isang kahangahangang pagtuklas habang nililinis ang kanyang attic isang gabi noong 2015. Sa tabi ng karaniwang pamana ng pamilya ang mga hindi nagamit na kasangkapan at mga palamuti sa Pasko. Laking gulat niya nang matuklasan niya ang mga buto, ilang alahas at marami pang kakaibang trinkets. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya naman nakipag-ugnayan ng kanyang anak sa isang lokal na simbahan, isang mag-aalahas at archaeologist para mag-imbestiga. Ang kawili-wili pa dito ay si Willingstone ay binili lang ang bahay na dating pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Isang pamilyang German ang dating nakatira doon. Ang nakapagtataka dito pagkatapos matuklasan ni Willingstone ang mga ito ay sinubukan niyang kontakin ang mga dating nakatira subalit hindi na sila sumasagot. Ngayon ay pinaniniwalaan na may pagkakataon na ang mga kakaibang bagay na ito at mga reliyosong relics na ito ay pinaniniwalaang nakaw ng World War II. Ngayon ang pamilya ay nagsisikap na maibalik ito sa may-ari dahil ang mga bagay na galing sa digmaan ay may mababa lamang na halaga. Number 4. Roman Swords. Ang mga big time discoveries ay talagang isang panaginip para sa mga archaeologists, lalo na sa mga baguhan at mga professional. Kaya naman ang pagkakataon na magtrabaho sa excavation site sa Roman Fort sa Bindolanda sa timog lamang ng Hardyan Mall ay isang panaginip na nagkatotoo para sa archaeologist si Sarah Baker. Siya kasama ang iba pang mga voluntaryo ay tumulong upang mahukay ang isang dating hindi kilalang barracks noong 2017. Sila ay responsable sa pagtuklas ng isang tunay na treasure trove na may kasamang buo na espada na may baluktot na dulo at pangalawang maliit na espada na gawa sa mga kahoy. Nakakita din sila ng mga Roman ink writing tablets, butt clogs, leather shoes, hairpins, stylish pens, roaches at tsutsilyo. Ang lahat ng mga artifact na ito ay nagmula pa noong 120 AD, noong ang kuta ay nasakop ng mga Tungarian na tinawag na ngayon na Belgium. Number 3. Viking Shield. Noong 2008, ang mga archaeologists sa Denmark na naguhukay ng 60 milya o higit pa sa labas ng Copenhagen ay nakatagpo ng isang napakagandang well-preserved Viking shield na pinaniniwalaang nasa umigit kumulang 1,000 taon na ang tanda. Ang archaeologist si Christian Christensen ay maliwanag na nasasabik ng matuklasan ito. Ang dahilan kung bakit ito na-preserve ng mabuti ay dahil sa basang lupa na tumakip dito na kung saan pinapanatili nagpapalabas ng oxygen na kung saan nagiging sanhi ng pagkabulok ng mga bagay. Habang ang kalasag ay hindi masyadong malaki, may sukat lamang itong 32 pulgada ang lapad. Para sa mga archaeologists ng Denmark, ito ay isang mahalagang pagtuklas at gagamitin nila ito upang pag-aralan ang sinaunang 10th century Viking culture at ang mga kagamitang ginamit nila sa mga pagsalakay sa buong Western Europe. Mahirap sabihin kung marami pang ganitong kalasag ang matutuklasan. Subalit, tanging panahon lamang ang makapag-isabi. Number 2. Amazing Discovery Found in the Sand, Rewrite Australian History. Sa mga nakakaalam ng kasaysayan ng Australia, walang duda na ang Dutchman na si William Jansom ay may credit sa pagtuklas ng Australia nang siya ay dumaong sa North Queensland noong 1606. Umigit kumulang 166 taon bago si Captain Cook. Gayunpaman ang makatuklas ang ilang copper coins sa Weasel Island nang isang nagpapatrolyang sundalo noong 1944 ay maaaring muling baguhin ng kasaysayan. Nakakita si Mary Einsenberg ng 5 barya na nakabaon sa buhangin sa isla ng Weasel at inago niya ito sa lata at nalimutan niya na ang mga ito. Subalit, noong muli niyang nakita ang lata noong 1979, nag-decide siyang ipadala ito sa isang museyo at dito na lumabas ang malupit na sorpresa. Ang mga baryang ito ay mula pa noong 900 AD ay inaakalang nang galing sa African o Middle Eastern origin.
Ito ay nangangahulugan na ang Australia ay hindi unang natuklasan ni Johnson o Cook at malamang may mga sinaunang tao na nakatira na doon dati. Subalit, kung sino sila at kung saan sila nagpunta ay nananatili pa ring misteryo. Number 1, Ming Dynasty Style Plate. Alam nating lahat na ang ating mga lola ay mahilig magtabi ng mga palayok, porselana o iba pang mga bagay. At hindi inaasahan ng ibang mga tao na mag-iiwan ng mamahaling mga bagay ang kanilang lola. At ito ay nagkakahalaga ng $265,000. Ang tatlong Derbyshire sibling na mas gustong manatiling anonymous ang nagmana ng Ming Dynasty style plate sa kanilang yumaong lola. Ang plato na ito ay nagmula pa noong Ming Dynasty sa panahon ng paghahari ng emperador na si Yongzheng. At nangangahulugan ito na ang plato ay hindi lamang 300 taon ng tanda. Subalit, ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera. Ang pinakakapansin-pansin dito ay kung paano napunta sa kanila ang mga mamahaling bagay. Pinaniniwalaan na ang plato na ito ay binalik mula sa Amerika noong unang bahagi ng 20th siglo ng Scottish businessman na si Alexander Robertson. At pagkatapos noong siya ay pumano noong 1922, ang kanyang mga gamit ay ipinadala sa Edinburgh at hinati sa kanyang mga kamag-anak. Ang nakakatuwa pa dito, ang tatlong magkakapatid na ito ay talagang nagulat sa laki ng halaga ng kanilang namana. Ilan lamang to sa 10 misteryoso at nakamamangang archaeological discovery sa mundo? Anin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.